Good day mga ka-kitchen! Welcome back to Kitchen Time with Anna. And today, gagawa tayo ng palitaw. Pero this is not just your ordinary palitaw. Dahil ito ay kalabasa flavored palitaw. Tara, let's start! So meron tayo dito 1/2 kilo na kalabasa na papakuluan natin hanggang sa lumambot. At habang hinihintay natin lumambot ang ating kalabasa, iwain nyo na yung inyong panutsa sa mas maliliit dahil ito yung gagamitin natin filling sa ating palitaw balls. Ngayong luto na ang ating kalabasa, pwede na natin itong i-mash gamit ang ating tinidor. Afterwards ay isali na ito sa inyong mixing bowl kasama ang iba pang mga ingredients. First is 1/2 cup na all-purpose flour at 1, 2, 3, and a half na glutinous rice flour as well as 1/2 teaspoon of salt. So just combine it using a spatula and habang ginagawa natin ito ay dahan-dahan din idadagdag ang tubig. I have here 1/2 cup of water, pero gaya nga ng sinabi ko kanina, dahan-dahan lang natin itong ilalagay para matansya natin kung ilan lang ba yung kailangan natin. Lalo na at meron itong kalabasa, so may tendency na maging mushy yung ating butter. Well combined ang lahat ng ating ingredients at makakreate tayo ng dough, kailangan natin itong masahin. And then eventually, magiging ganito na yung ating dough. So ganito yung klase ng texture na gusto natin, hindi masyadong matigas at hindi rin siya masyadong malambot. So now, pwede na tayo mag-assemble. Lagyan nyo lang ng konting flour or glutinous rice flour yung inyong working board para hindi dumikit yung mga palitaw balls mamaya. So kumuha lang kayo ng kapiraso. Depende na rin sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong gawin. Tapos ipa-flatten natin ito at ilalagay natin yung hiniwa nating panutsa kanina sa gitna. Pagkatapos, pagdikit-dikitin na ulit yung mga gilid para magsara and then ikutin ito ulit para maging bilog. Kasi itong ginagawa nating palitaw ay palitaw balls, so hindi siya yung karaniwang palitaw na flat lamang. So ulitin lang yung same na process hanggang sa maubos nyo na yung dough. So here they are, ngayon pwede na tayong magluto. Magpakulo lang kayo ng tubig at isa-isang ilagay doon ang inyong mga palitaw balls. Once na ito ay kumukulo na, that means ready na or luto na ang ating palitaw balls. Haluin din ito once in a while just to secure na hindi sila nagdidikit-dikit. And please mga ka-kitchen, huwag nyo itong i-overcrowd dahil mas matagal naluluto kapag nagsisiksikan or masyadong marami ang isinasalang ng sabay-sabay. So ayan, lumulutang na ito, but for me, I would like to wait for at least 1 more minute bago ko ito tanggalin to make sure na talagang luto na ito, especially kung malalaki at nakakapal yung gawa ninyong palitaw balls. Pwede na natin itong hanguin, then mag-prepare kayo ng plate na puno ng fresh grated coconut dahil i-coat natin ito doon.
ganun lang kadali mga kitchen, luto na ang ating masarap na palitaw balls. Hindi lang masarap pala, masustansya rin. Kaya sana ay matry nyo rin ito. By the way, pwede nyo rin itong gawin pang negosyo. Kaya I hope ay matry nyo ito mga kitchen. At syempre, kung nagustuhan nyo ang video recipe na ito, please don't forget to hit the like button. Mag-subscribe na rin kayo sa aking channel and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong uploads. Thank you so much mga kitchen! See you next time!